So, syempre, last but not the least for today, ang ating logic gate na XNOR. So, syempre, ilagay na natin ang ating breadboard. Ayan. Para mapagsimula na tayo. At syempre, automatic na yan. Ang kasunod ng ating breadboard is ang ating power supply. So, ayun, connecta na natin ang ating power supply sa ating breadboard. Positive sa positive. Then, negative sa negative. Ayan. Ayan, palito natin kulay. At syempre, ito, positive, which is red. At ang susunod ay i-connecta natin ng taas na rail, power rail, sa power rail sa baba. Positive to positive, then negative to negative. Palito natin ulit kulay. Then, ang susunod natin na ilalagay is ang ating ating logic gate na XNOR. Pero bago nyo ilagay, just to inform you, walang XNOR dito sa ating TinkerCAD. So, gagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng function na katulad ng XNOR. So, paano nga ba gagawin yun? So, katulad lang ng ginawa natin last week, which is yung buffer natin, ang ginawa natin sa buffer ay nilagyan natin ng dalawang hex inverter para syempre mag-invert yung kanilang truth table, so magbabaliktad, magre-reciprocate ang kanilang truth table. So dito naman ang gagawin natin, ang XOR gate i-connecta natin sa inverter. So ang mangyayari sa truth table ng ating XOR, mag-i-invert siya, magre-reciprocate ang kanyang truth table, at ang magiging value nun is XNOR. So ayun, ilagay na natin ang ating XOR, which is 7484HC86. Ayan. Dito, i-connect na natin yan. Then, itatabi natin ang hex inverter. Ayan. So, pag ginonekta mo yan, mag-i-invert yung kanyang truth table. At ayun yung magiging value ng XNOR. So, bago natin i-connecta yan, i-connecta muna natin ang kanilang power. Parehas yan, nasa positive. Ayan. Pagin natin red. Red din dito. Then syempre automatic yan, ang kanilang ground na connected yan sa negative. Then ang susunod natin na ilalagay is ang ating LED. Ayan. At syempre kailangan ng resistor para hindi siya sumabok. Ayan, yung terminal 2 na connected lagi sa cathode ng ating LED. Then ang terminal 1 na connected lagi sa negative. Then syempre ang ating anode ng ating LED na connected yan sa ating hex inverter. Sa output ng ating hex inverter. Ayan, dito. Kasi kung natatanong nyo kung bakit sa hex inverter na connecta, dahil kung anumang value, kung anumang kuryente na dadaloy dito sa ating XOR gate, papasok siya dito sa inverter at i-invert niya ang kanyang truth table, ang kanyang boolean expression, at ayun papasok siya dito sa LED, at yon ang magiging daloy ng daloy ng kanyang kuryente. So ayun, katulad lang din ng XOR kanina, at
katulad ng mga naunang apat, ayun, gagamit tayo ng dalawang slide switch. Ayan, ito natin nilalagay. At syempre, ayun, ang unang slide switch, i-connecta natin sa positive. Ang kanyang terminal 1 na connected sa positive. So, katulad ng kanina. At ang terminal 2 sa negative. So, ayan. Gawin natin itong red. Syempre, for positive. At ito, bagawin natin pala ito. Ayan. At ang kanyang common, connecta yan sa ating input. Sa unang input, sa input A. At ang terminal 1, syempre, ganun din, repeat the process, connecta sa positive. Then ang terminal 2 na connecta sa negative. So, ayun. At ito naman, ang ating common na connecta yan sa input B. Bagawin pala natin kulay nito. Bagawin natin red. At ito ay black. Black. Ayan. So, paano nga ba natin i-connecta? Simple lang. Ayan, yung output nito, yung output ng ating XOR gate, i-connecta natin sa ating hex inverter. So, ayun, ganoon lang kadali. Ayan na, na-connecta na ang ating XOR gate sa ating hex inverter, at ang kanilang, ang truth table ng ating XOR ay mag-i-invert at ang kakalabasan nun, at ang mag-i-equals yun sa ating XNOR. So, pag sinimulate natin ito, ang logic gate na nitong kabuuan nito is XNOR. So, mag-refer tayo sa ating truth table bago tayo mag-simulate. So, ayan, kung makikita nyo dito, ito ang schematic symbol ng isang XNOR. At dito ang kanyang truth table. So, kung makikita nyo dito, pag yung dalawang input, A and B, ay na-connect as negative, which is 0, parehas siya 0, ang kanyang output is 1. So, ganun. So, dapat pag parehas siyang 0, dapat iilaw to. So, subukan natin. So, ayan. Kung nakita nyo, parehas siyang, yung switch parehas na siya negative. So, umilaw siya. Ang kanyang output is 1. At umilaw ang kanyang LED. So, try naman natin ang sumunod. Ang A ay 0, ang B ang 1. So, ang B ay nasa positive. So, ilipat natin ito. So, kung makikita nyo, ang LED ay namatay. So, ang kanyang output is 0. Gaya dito. So, pagbalikta rin naman natin, 1 naman ang A. Ang B ay 0. So, ayan. Ayan. Kung makikita nyo, 1 ang positive and ang B ay negative. At ang kanyang LED ay hindi umilaw dahil ang kanyang output is 0. So, gawin natin ang last one. Parehas 1 ang kanyang input. So, parehas nasa positive. So, dapat ang kanyang output is 1. At dapat iilaw ang ating LED. So, ilipat na natin itong B. At kung makikita nyo, umilaw ang kanyang LED. So, ang kanyang output is 1. So, nagkakahulugan lang na ang ating simulation ay successful. At walang error. So, ayun. Medyo magulo ang aking explanation dito sa panghuling logic gate. Pero sana naintindihan nyo. At, ayun. Sana marami kayo natutunan sa akin. And hanggang sa susunod na TinkerCAD simulation, hanggang sa muli, mabuhay kayo mga kapwa ko electrical engineer.